Sa ating nakaraang video ay natapok natin ukol sa swerteng nakaugnay ng numero 8 kung ano nga ba ang swerteng maibibigay nito para sa mga taong merong tagla nito. Kaya kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tunghaya naman po natin ukol pa rin sa ibang mga senyales na makikita natin sa ating mga palad ayon sa Chinese palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran. Kaya kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Kaya tingnan niyo na ang inyong palad. May nakikita ka ba sa inyong The Month of Venus na ito ay parang nakagrill na mga linya? Dahil ayon sa palmistry reading, ito ay maituturing rin na isa sa mga maswerteng palad. At lalong-lalo na kung ang inyong The Month of Venus pa ay maumbok, ay siguradong siswertihin ang mga taong merong taglay nito. Sinasabi na ikaw ay magkakaroon ng malaking tsansang yumaman sa pamamagitan ng pagnenegosyo o sa pag-take over mo sa iyong family business. Mapapalago mo ito ng gusto dahil sa ikaw ay maabilitan mong taglay na ikaw ay marunong humawak ng pera. Kaya't mapapaikot mo ito ng gusto hanggang sa ito ay lumago ng lumago at mas lalo pang ikaka-asenso mo at ng iyong pamilya. At sumunod naman ay kung kayo naman ay may mga linya na nagsisimula sa inyong mga hiniliit o little finger na maaaring tumakbo sa buong palad, ito ay tinatawag ring the intuition line. Kadalasan, ito ay isang korpang linya na makikita nyo sa inyong mga palad. Dahil ayon sa palmistry reading, ito rin ay isa sa maituturing na maswerte sa mga taong nagtataglay nito dahil magaling ka rin gumawak ng pera na kung saan ay mapapalago mo ito ng gusto sa negosyo man o mga investment ay swerte ka rito. At ang taong rin ito ay likas na maswerte dahil siya ay may mga hindi inaasahang mga magandang kapalaran na paparating sa kanyang buhay man o mga oportunidad na bigla na lang magbubukas para sa kanya. Kaya't ito ay maituturing na swerte kung ikaw ay may mga intuition line na nakaguhit sa iyong palad. At hindi lang yan, dahil meron pang isa na kung saan ay ikaw ay maswerte dahil malaki rin ang tsansa mong manalo sa mga tugal o loto. Kaya kung ikaw ang taong hindi mahilig tumaya sa mga loto, ay subukan mo na ito. Dahil malay mo, ikaw na ang isa sa manalo rito. Dahil hindi lahat ng tao ay may ganitong swerteng palad, at huwag mo rin kaligtaan na sumali sa mga paraffle dahil malaki rin ang tsansa mong mapunot rito. Kaya't sa mga taong may mag-grilled lines at intuition line sa kanilang mga palad, ay good luck po sa inyo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnabihin ang video na to. May basen man o wala ang naging interpretasyon ng mga palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran na ito, ay kina po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto nating swertihin, magkaroon ng maraming pera o yaman, ang pinakamasmainam pa rin sa lahat, si pag-atsyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po natin makakamit ang ating tagumpay. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaction o nais na idagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming maraming salamat po mga ka-Chansky. Good luck and God bless! At syempre bago po tayo magpaalam, ay nais muna nating alamin ang ating mga kapalaran sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating love horoscope sa linggong ito mula August 31 hanggang September 6. Para sa mga taong Aries, ay mararamdaman mo sa araw na ito ang umpisa ng panlalamig niya sa iyo dahil sa iyong nagawang pagkakamali. Kaya naman ay hindi mo maiiwasan na hindi kabahan sa kalalabasan ng senaryong ito sa inyong pagsasama. Ang iyong maswerteng numero, 8 at 18. Para naman sa mga taong Taurus, taliwas sa inasahan sa iyo ng iyong kapareha
ay hindi ka magre-react ngayon sa malalaman mong sikreto niya. Sa dami na ng mabibigat niyong pinagdaanan, ay tila manhid na ang iyong pakiramdam sa mga bagong pagsubok. Ang iyong maswerteng numero, 15 at 30. Para naman sa mga taong Gemini, ang stress na itutulot sa iyo ng trabaho ay agad na mapapawi pag uwi mo ng bahay. Dahil sa iyong mahal, siya ang magpapagaan sa mabigat mong pakiramdam. Magugustuhan mo ang effort na gagawin niya. Get ang iyong mga maswerteng numero, 7 at 14. Para naman sa mga taong Cancer, parte na ng inyong pagsasama ang pag-aaway at hindi pagkakasundo paminsan-minsan. Pero tulad ng mga nakaraan ninyong hitwaan, ay siya pa rin ang unang susuko sa iyo at alam mo na kasi ang diskarte sa ganitong pagkakataon. Ang iyong mga maswerteng numero, 56 at 65. Para sa mga taong Leo, ay makakaya mo siyang iwasan kung gugustuhin mo. Pero hindi mo pa rin itong magagawa dahil mananaig pa rin sa iyo ang pagmamahal mo sa kanya. Ito rin ang siyang maninipapaw sa iyo kaysa sa galit na nararamdaman mo. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 9. Para sa mga taong Virgo, malaki pa ang pag-asa na magkakabalikan kayo. Ang problema ay wala kang oras para sa pagtuunan ito ng atensyon. Mas ipaprioridad mo ngayon ang iyong trabaho at wala kang magagawa kundi isang tabi muna ang iyong buhay pag-ibig. Ang iyong mga maswerteng numero, 17 at 25. Para naman sa mga taong Libra, ikaw ang siyang masusunod kung hahayaan mo pang masaktan ang puso mo dahil sa kanya. Nasa iyo ang pagpapapasya. Pero tulad ng dati, ay magulo pa rin ang iyong isip kaya't hindi ka pa rin makakapagdesisyon ng maayos. Ang iyong mga maswerteng numero, 19 at 61. Para naman sa mga taong Scorpio, ay muling susubukan ng tadhana ang katatagan ng inyong relasyon. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon ka ng pagtatalawang isip kung dapat mo pa ba siyang ipaglaban o ibibitaw ka na lang dahil napapagod ka na rin. Ang iyong mga maswerteng numero, 10 at 20. Para naman sa mga taong Sagittarius, kung noon ay kampante ka lang sa pag-ibig niya, ngayon ay tutupuan ka na rin ng pangamba dahil may papasok na third party sa inyong dalawa. Hindi mo ito inaasahan, kaya't mapapaisip ka talaga kung may pagkukulang ka ba. Ang iyong maswerteng numero, 43 at 54. Para naman sa mga taong Capricorn, maganda ang araw na ito para sa inyong dalawa ng iyong kapareha. Ang mga plano ninyong nakaraang araw ay maisasakatuparan nyo na ngayon at maganda ang magiging resulta nito na mapapagaan ang araw nyo. Kaya't ang inyong maswerteng numero, 14 at 24. Para naman sa mga taong Aquarius, ipagtataka mo ang hindi pagpaparamdam sa iyo ng iyong karelasyon ngayong araw. Subalit sa kapila ng iyong pagnanais na makausap siya, ay pipigilan mo ang iyong sarili na maunang kumontak sa kanya dahil na rin sa iyong inis. Ang iyong maswerteng numero, 21 at 31. At syempre ang ating panghuli ay para sa mga taong Pisces. Sa araw na ito ay paiiralin mo ang iyong pride sa inyong relasyon. Dahil alam mong ikaw ay nasa tama, ay paninindigan mo na hindi ikaw ang unang magkikipag-ayos sa kanya. Hayaan mo na muna na nasa alanganin ang inyong relasyon. Kahit ang iyong mamaswerteng numero, 15 at 19. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!